Hindi na binigyan pa ni Alvaro ng pagkakataon si Camila na ibukha ang bibig sapagkat sinabayan niya ito ng talikod upang lumakad palayo. Pigiling nga naman lumapit ng pwesto si Luisa upang hindi siya makita ni Alvaro na dumaan sa pinagtataguan niya. Narinig niyang lahat ng pag-uusap at di niya matukoy kung anong bigat ang nararamdaman niya para kay Camila. Kung ito ba ay lungkot, konsensya o pagkadismaya. Hindi malaman ni Luisa kung tama bang kanyang desisyon na bumaba agad dahil si Alvaro pa lamang nakita niya sa komedor. Nakaupo sa silang palagi nitong pwesto at nang sandaling magtama ang kanilang mga mata, nakaramdam ng kuryente si Luisa sa katawan sa hindi malamang dahilan. Magandang umaga, senyorita. Bati sa kanya ng mga kasambahay na abala sa pag-aayos ng mesa. Ang isa rito pinagkita siya ng sila upang iyain na siyang maupo. Nakahanda na pong umagahan. Pababa na rin po ang donut donya. Walang imek na lumakad si Luisa sa silang palagi niyang inuupuan saka tumingin sa mga kasambahay. Si Camila, hindi ba siya sasabay? Maaga pong umalis ang senyora kaya hindi na po siya makakasabay ng umagahan. Napatungo na lang si Luisa bago ibalik ang atensyon sa mga nakahain. Subalit hindi niya matiis tapunan ng tingin si Alvaro na walang takot na nakatingin sa kanya. Nakuha pa nitong bigyan ng ngisi si Luisa sa kahit tinaas ang kaliwang kilay na animay binabati niya ang dalaga ng magandang umaga. Tumikim si Luisa. Mabilis iniwas ang tingin na makitang papasok sa komedor ng kanyang ama at ang asawang si Zoraida. Aba, nariyan ka na pala. Magandang umaga. Nakangiting bati ni Sebastian sa anak na una agad itong nakita sabalit agad ding naglaho ang ngiti na makita si Alvaro sa kabilang dulo ng mesa. Nakatingin ito sa kanya habang mayroong matipid ng isa sa labi na hindi na lamang niya pinansin. Nasaan si Camila? Bakit di pa bumababa? Tanong ni Zoraida sa kasambahay nang siya ay maupo na sa silya. Maaga pong umalis kanina ang senyora. Mainita kape lang po ang ininom nito. Wala raw ho siyang ganang kumain. Sagot ng kasambahay. Napaikot na lamang ng mata si Zoraida bago lingunin ng asawa. Masyado pa rin dinaramdam ng anak mo ang nangyari sa sakahan niya. Baka naman pwedeng may gawin ka para tulungan siya. Hindi yung isa lang nakatuon ng atensyon mo. Napabuga na lamang sa hangin si Sebastian. Hayaan mo siyang kumilos. Hindi niya gustong may ibang nakikialam sa mga plano niya. Mag-aaway lamang kami. Napaismid na lamang si Zoraida dahil sa dahil lang narinig niya. Samantala, pasimple namang pinunonood ni Sebastian ang magalaw ni Luisa sa buong umagahan. Hindi rin niya pinalagpas si Alvaro na tila ba pinapanood din ang kilos niya dahil ilang beses nagtama ang kanilang mga mata. Hindi man mabasa ni Sebastian kung ano nasa isip nito, nakatitiyak siyang may kinalaman nito sa kanya. Umalingaw-ngaw ang galit na boses sa Sebastian sa kanyang opisina matapos ibalita sa kanya ng sekretary ang mga sunod-sunod na pag-alisan ng mga empleyado sa bawat departamento. Nagkalat sa lapag ang mga papel na naglalaman ng mga sulat ng pagbibitiw sa trabaho galing sa mga nagsialisang tao mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakaibaba. Ang lalakas ng loob nilang labas na nga rin ang kumpanya ko. Ako ba'y tinatarantado ng mga yan? Nang gagaling iting sana Sebastian. Halos hindi naman makagalaw sa kinatatayo ng sekretarya na sumasaro ng galit at masasakit na salita mula sa kanyang pinaglilingkuran. Ipaliwanag mo nga sa akin kung paano nangyari to. Ano bang pumasok sa isip ng mga yan? Don Lopez, halos iisa lang po ang mga dahilan ng mga empleyado. Nakatungong saan ng sekretarya. Yung mga nagdadagdag na oras na ginugugol nila sa opisina, hindi pa rin po bayad. Halos taon na rin po itong nilireklamo pero wala pa rin po kasing aksyon na nangyayari sa itaas. Hindi nagsalita si Sebastian kaya ipinagpatuloy ng sekretarya ang paglalahad. Tsaka po yung mga kulang-kulang na sahod na matagal na nilang hinihiling na mabayaran, wala pa rin po silang natatanggap. Ayon po sa HR department, wala rin po silang magawa dahil yun raw po ang pinag-uutos ninyo. Napasandal si Sebastian sa silang pang-opisina. Mariing napapikit dahil sa sakit ng ulong dala ng mga taong sunod-sunod at sabay-sabay nag-alisan sa kumpanya. Nangyari rin to 5 taon na nakakaraan at di niya akalaing mangyayari ulit ito sa kasalukuyan. Ibigay mo sa akin ang lahat ng mga para nila. Ngayon din mismo. Utos si Sebastian sa kaumay sa pagkakaupo sa silya. Ang lalakas ng loob nilang mag-alisan, gayong binalaan ko na silang walang tatanggap na kahit anong kumpanya sa kanila, oras na umalis sila dito. Anong pumasok sa kukote ng mga yan at talagang nagsabay-sabay pa sila? Nagsimulang pulutin isa-isa ng mga sekretary ni Sebastian ang mga nagkalat na papel na naglalaman ng mga sulat pagbitiw galing sa mga empleyado. Sa bawat departamento, halos mabibilang na lamang sa daliri sa kamay ang mga natirang empleyado.
Ang ibang natira na is na rin umalis. Subalit natatakot sa maaaring mangyari kaya nanatili na lamang sila sa kumpanya habang iba'y walang pakialam sa mga katrabaho dahil kabilang sila sa mga galamay ni Sebastian na nakatatanggap ng maruraming pera sa paggawa ng mga gawaing sila din ang makikinabang. Sa paglipas ng mga araw, buong akala ni Sebastian doon na matatapos ang kamalasan niya sa sunod-sunod na pag-alis ng ilan sa kanyang mga empleyado. Subalit simula pa lamang ito dahil ang ilan sa mga sangay ng mall na hawak niya, unti-unting nagbabagsakan sa hindi pa malamang dahilan. Nasa 10 ang Alcaraz Mall at ang 4 sa mga ito, tila mapipilitan siyang ipasara pansamantala. Ilang beses sa isang linggo kung sila ay magpulong upang mapag-usapan ang mga posibleng dahilan kung bakit sunod-sunod na kamalasan dumarating sa kanila at ang pinakalumitaw na suliranin ay ang kakulangan sa tao at pagiging kapos sa pondo. Hindi ba't mag-iisang linggo na simula nung maglabas ng anunsyong HR na hiring sa company natin? Wala ba mga nagpupunta? Pag-usisa ng isang empleyado sa sekretary ni Sebastian habang sabay na naglalakad sa pasilyo. Meron namang mga na-interview lang, yun mga nakakapasa sa pero sa screening, sagot ng sekretarya. Hindi pa rin ako nagtataka dahil ang daming lumalabas ngayon ng issue tungkol sa kumpanya, lalo na yung sunod-sunod na pag-alis ng empleyado noong nakaraang linggo. Nakarating yan sa media at syempre, kinala sa publiko kaya hindi ka takataka na mabaho ngayon ng kumpanya sa mga tao. Sa bagay, tama ka. Noong nakaraang araw nga, yan ang pinag-uusapan ng mga katabing bahay sa amin. Hindi na raw sila bibili ng mga grocery sa Alcaraz Mall dahil madalas yung mga produkto na kukuha nila malapit ng masira o kaya sira na talaga. Hindi na rin daw maganda kasi yung sistema at parang nagiging palengke na raw yung loob ng mall. Hindi na malamig tsaka sarado na yung ibang store. Huminto ang dalawa sa tapat ng asensor. Saktong bumukas ito kaya pumasok sila sa loob. Matanong ko lang, ikaw ba wala kang plano mag-resign? Napatingin ng sekretarya sa kausap niya. Bakit mo na itanong? Wala naman. Bigla ko lang naisip. Ikaw kasi ang madalas sumasalo ng galit ng Don kahit ginagawa mo lang naman ang trabaho mo. Anito. Siguradong mahirap at nakakatakot karapan Don Lopez. Lalo na kapag mainit ang ulo. Hanga ko, Don, lakakaya mo yon. Sanay na ako sa galit ng Don Lopez. Saad ng sekretary at makalipas lang ng ilang sandali, bumukas na ang pinto ng asensor. Hudyat na nakarating na sila sa unang palapag na sadya niya. Isa pa, parte lang din yun ang trabaho ko. Wala ako ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Humakbang palabas ng asensor ang sekretarya. Walang emosyong lumakad sa pasilyo. Binaba ni Luisa ang diary na hawak niya matapos basahin ng balita tungkol sa kumpanya na hawak ng kanyang ama. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong ikatuwa o ikadismaya sapagkat hindi lang ang kanyang amang apektado sa unti-unting pagbagsak ng malaking negosyo kundi pati na rin ang mga taong marangal na nagtatrabaho sa ilalim ng Alcaraz Corporation. Alam mo, bigla ko lang naisip. Biglang sa ni Janina na nasa tabi ni Luisa, nakikibasa ng dyaryo. Total ilang taon nang hawak ng papamoong kumpanya na pagmamayari noon ng Alcaraz. Buti hindi niya naisipang palitan ang pangalan ng kumpanya at gawing Lopez Mall. Maniwala ka, naisip niya yan, Janina, ani Luisa. Hindi lang niya siguro tinuloy dahil sigurado magkakaroon ng issue. Ilang dekadang nakatayong kumpanya ng mga Alcaraz at kung bigla niya nalang papalitan ang pangalan dahil lang siya may hawak nito, ano sa tingin mong iisipin ng mga tao? Tumango-tango si Janina sa kakinuwang dyaryo upang tupiin ito at gawing pamaypay. Kung sa bagay, may punto ka. Para nakakayari naman kasing palitan ang pangalan ng isang bagay kung hindi naman ikaw ang orihinal na may-ari. Mismo, pagsang-ayon ni Luisa sa katamingan sa mga parokyanan nila na abala sa kanilang mundo. Katulad na lang nitong kalendarya, hindi naman porke sa akin na binigay ito ay may karapatan na akong palitan ng pangalan nito. Pwede naman na. Ani Janina, saka pinaypayan si Luisa gamit ang dyaryong itinupi niya. Gawin nating karinderiya ni Doña Luisa. Panalo, ba? Diba? Wala akong balak, Janina. Matunog na ang orihinal na pangalan ng karinderiya na to at kung papalitan pa natin, baka magulon lang mga parokano natin. Ganon, sayang naman. Napanguso si Janina, inihinto ang pagpapaypay. Sigurado kasing darating ang panahon, isa sa mga magiging anak mo ang magmamayari nito kaya dapat may koneksyon ng pangalan ng karinderiya sa may-ari nito. Binigay naman na ito sa iyo at pangalan mo na rin nakarehistro dito. Maling mo, lumaki pa itong karinderiya at umabot pa sa maraming henerasyon. Ayaw mo nun, mag-iiwan ka ng marka sa kasaysayan. Napailing na lamang si Luisa sa kakinuwang susi ng kahera sa bulsa ng pantalon na tiniabot kay Janina. Ikaw muna ang hahawak itong karinderiya simula bukas. Ikaw na rin muna ang tumao dito sa kahera. Baka mawala ako na ilang araw o kaya ilang linggo, kaya magpapaalam na ako na maaga. San ka naman pupunta? Mula sa maaliwalas na mukha, nabarat ang pagtataka ang mukha ni Janina.
Luisa, huwag mo ako subukang sagutin na may kasunod na tanong. Sabihin mo agad ko saan ka pupunta. Bakit ka aalis? Anong dahilan? Janina, alam mo kung gaano kakomplikadong buhay ko sa mansyon, hindi ba? Ani Luisa, may ideya ka na rin sa mga isyong lumalabas tungkol sa pamilyang kinabibilangan ko. Mukha lang silang tahimik pero sa totoo lang, hindi na magandang kalagay ng mga kasama ko sa mansyon. Sandali nga, kinakabahan ako sa iyo eh. Ano bang gagawin mo? Nag-aala lang tanong ni Janina. Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Yung mga nangyayari ba sa pamilyang Lopez may kinalaman si Morris? Nagsarubong ang kinay ni Luisa. Paano mo naman nasabi? Malakas ang kutob ko, ani Janina. Simula na umamatay ang mga kapatid niya, marami siyang mga pinagkakabalang mga bagay na hindi niya kinakwento sa akin. Madalas din sila magkasama ni Owen Gostin na siyang may koneksyon kay Senyor Alcaraz. At alam naman lahat na mayroong alitan ang Senyor Alcaraz at ang Don Lopez. Ngayon, kung babalikan natin yung sinabi sa akin ni Morris tungkol sa pagiging isang kriminal, hindi ba't parang mayroong koneksyon? Hindi alam ni Luisa kung anong sasabihin kaya tinawakan na lamang niya ang kamay ni Janina at diretso itong tinitingnan sa mga mata. Wala kang dapat ipag-alala, Janina. Magtiwala ka na lang sa akin at kay Morris. Kung ano man yung mga teoryang nabubuo sa isip mo, alisin mo na dahil hindi rin yun makabubuti sa'yo. Basta ang isipin mo lang may mga kailangan lang akong asikasuhin kaya mawawala ako ng ilang araw. Babalik rin naman ako kaagad dito eh. Kung ganun, bakit ko magpaalam ka parang di ka na magpapakita? Ikaw lang naman ang nag-iisip nun. Idinaan na lamang ni Luisa sa tawang kanyang sinabi upang wala ang pag-aalala sa mukha ng kaibigan. Pero biro, wala kang dapat ipag-alala. Hindi ako mawawala ng matagal. Si Morris naman nandyan lang yun sa tabi-tabi kagaya ng dati. Ikaw nang binabantayan nun. Hindi na bago ang ekspresyon ng mukha ni Janina. Gustuhin man niyang magtampo dahil sa laging pag-iwas si Luisa sa pagsabi ng problema nito, hindi niya magawa dahil mas nangibabo ang kanyang pag-aalala sa kalagayan ng kaibigan. Punyeta, anong ibig ninyong sabihin hindi makita? Nang gagaliting sigaw ni Sebastian sa dalawang tao na kanyang inutusan para hagilapin ng Don Gregorio dahil magkita sa linggo na itong hindi nagpaparamdam sa kanila. Sa mga pagpupulong hindi ito dumadalo kaya doon nagsimulang magtaka si Sebastian sapagkat isa si Don Gregorio sa mga mahalagang tao sa kumpanya na hindi maaaring mawala sa mga importanteng pulong. Ayon ho sa kanyang sekretarya, bigla na rin daw itong hindi nagpakita sa kanya. Makailang beses daw ho niyang sinubukang kontakay ng Don pero hindi na ho aktibong numero nito. Napunta rin ho kami sa mansyon ng pamilya niya pero wala rin ho alam ang asawa at mga anak niya. Ilang araw na raw ho itong hindi umuwi sa kanila. Pahayag ng isa niyang tauhan. Naikoyom na si Basha ng kamao. Nagsisimulang maglabasa ng mga ugat sentido. Hindi siya makapag-isip ng maayos dahil pinangunahan siya na matinding galit at kalituhan sa nangyayari. Yung babae niya, pinuntahan niyo ba? Sa pagkakaalam ko, binilan niya ng sariling bahay ang babaeng yun. Baka naroroon ng Don. Nagpunta po kami pero walang tao. Nakabukas ang pinto kaya malayo po kami nakapasa sa loob. At sa paghanap namin, nakita po namin to sa isang kwarto. Ibinaba sa ibabaw ng mesa ni Sebastian ang isang tila kodero na hugis parihaba. Pagmamayari po ni Don Gregorio ang passbook na yan. Agad naman tong kinuha ni Sebastian at binuklat. Una niyang napansin rito ay mga numero na bandang dulo, tad-tad ng nagpapakita na wala na itong balanse. Sumunod ang mga naglalakayang perang nilabas si Don Gregorio at namakita niyang petsa kung kailan ito ay nilabas. Tila nag-apoy ang kanyang dibdib sapagkat iisang araw lamang ito nilabas lahat. Nasagot na ng talaan ang kanyang hawak ang mga tanong sa kanyang isipan. Traitor ka? Muli, binuklat ni Sebastian ng talaan. Tuluyan na siyang sumabog sapagkat pati ang malalaking halaga ng pera mula sa katiwalaan na pagmamayari nilang dalaway na ilabas na rin ang buo ni Don Gregorio. Wala nang itinira pa sa kanya. Hindi niya lubos sa kalain na magagawa ito ng kanyang kasosyo sa negosyo. Higit niya itong pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga tao sa paligid niya dahil matagal na rin silang magkakilala at marami na rin silang pinagdaanan na pareho nilang nalagpasan. Don Lopez? Mula sa pintuan ng opisina, pumasa sa loob ang kanyang sekretarya at base sa itsura ng mukha nito, tila may pinabago itong balitang hindi maganda. Pasensya na po kung nakadistorbo ako pero kailangan niyo pong panoorin ang balitang to. Nagmamadaling binuksan ng sekretarya ng telebisyon na nakakabit sa dingding ng opisina ni Sebastian. Bumungad sa kanilang taga-urat na may kasama isang babae na kabilang sa mga umalis sa kumpanya. Anong gusto mong sabihin kay Don Gregorio? Dahil hayan na, natanggap yun na yung mga kulang sa sahod ninyo na ilang taon rin yung hinintay na maibigay ng kumpanyang pinanggalingan ninyo. Sabi mo nga sobra-sobra pa. Malaki bang maitutulong ito sa'yo? Pagtatanong ng taga-ulat. Sobrang laki po.
Hindi ko akalaing ganito kalaki yung bibigay sa amin dahil sa totoo lang, hindi na rin po ako maasa. Ayaw na sa akin yung may bigay yung mga kulang sa payslip ko. Kaya naman nung tanggap ko po sa account ko yung perang yon, nagtatalon po ako sa tuwa. Kitang-kitang kaligayan sa mukha ng babaeng kausap ng taga-ulat. Kabaliktaran kay Sebastian ang mabot na susukduran ng galit na nararamdaman. Nasa na listahan ng mga pangalan nila? Tira po na nantingin ni Sebastian ng kanyang sekretarya. Hindi ba't pinagawa kita? Ibigay mo sa akin ang pangalan ng mga hampas lupa na yan. Don Lopez, ibinigay ko na po sa inyo na nakarang araw ang listahan. Isinama ko po yun sa mga folder na ibinaba ko sa opisina ninyo sa mansyon. Saad ng sekretarya. Ngayon anong gusto mong gawin ko? Ako pa ba ang kukuha? Halos mapatalon ang gulat sa sekretarya dahil sa sigaw ni Sebastian. Kaya dalidari rin siyang umalis sa lumabisina upang sundin ang pinag-uutos sa kanya. Malaki ang ngiti ni Alvaro ng patay ng telebisyon matapos mapanood ng balita tungkol sa mga empleyado na katanggap ng mga salaping ilang taong ipinagkait ng mga taong naghahari-harian sa trono na malapit na niyang mabawi. Goslin, siguraduhin mong mabibigyan ang lahat ng empleyado na gano'n ng problema sa mga sahod nila. Pakitingnan na maayos, baka may mapadalan kang taong hindi karapat-dapat makatanggap maski piso. Paalala ni Alvaro kay Owen na abala sa harap ng computer. Huwag kayong mag-alala, senyor. Marinis ang kopya ng listahan. Saad ni Owen sa kanilipat ang huling pahina ng listahan kung saan nakalagay ang mga pana ng empleyadong nagsialisan sa kumpanya. Malapit na rin po ako matapos. Higit 10 na lang po ang palang naririto. Tumayo si Alvaro mula sa pagkakaupo sa sofa upang lapitan si Owen at silipin ang ginagawa nito. Yung mga kasambahay ko noon sa mansyon, siguraduhin niyong maabutan niyo rin sila. Lalo na yung naiwang pamilya ng apat na kasambahay. Kung sakaling hindi tanggapin, gumawa na lang kayo ng paraan. Tumango si Owen. Masusunod, senyor? Napatingin si Alvaro sa likuran ng maramdaman ng presensya ng isang taong kakarating lamang galing sa labas. Ikaw naman, kamusta man ang lakad mo? Naihatid mo ba? Tanong ni Alvaro kay Morris. Tapos na, senyor. Naihatid ko na siya sa huling hantungan. Sagot nito dahilan sa pagtawa ni Owen. Napailing na lamang si Alvaro bago naglakad pabalik sa sofa kung saan siya nakaupo kanina. Mag-isa na lamang ngayon si Don Gregorio sa isang maliit na bahay na malaya sa nakasanayang buhay dito sa syudad. Wala siyang kahit na anong maliban sa sarili niya at maswerte siya kung may taong may magmamagandang loob na tumulong sa kanya. Masyadong masukal ang kagubatan kung saan nakatayo ang bahay na tinitirhan niya ngayon, ani Morris. Sa tingin ko malabo may makakita sa kanyang tao at kung mayroon man, baka isang mangangaso. Maswerte pa rin siya kung may tuturing dahil taong makakakita sa kanya imbes ng mga kauri niya. Nakangising dagdag ni Owen sa kapit nito ng isang keyboard upang may padalang pera sa huling empleyadong nasa listahan niya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone!